update. Pinakamalalaki at pinakasahiwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, ako po si Rashid Locsin. At narito na ang headlines para sa news update, March 18, 2022, araw ng Biyernes. News update! Pagtatala ng arawang kaso sa bansa, posibleng ibalik ng DOH. Mga naturukan sa bayanihan bakunahan part 4, pumalo na sa mahigit 90%. 1.7 milyong OFW nakauwi na sa Pilipinas. Petisyong pisong aumento sa singil sa pasahe sa jeepney, ibinasura ng LTFRB. Minimum na pamasahe, mananatili siya 9 piso. At rollback sa produktong petrolyo, asahan na sa susunod na linggo. Balita sa iba yung dagat, 6 katao patay sa banggaan ng mga sasakyan sa Estados Unidos. Balitang pampalakasan, PBA magdaraos ng Season 47 Annual Rookie Draft. News update! At narito na ang detalye sa ating mga nagbabagang balita. Inihayag ng Department of Health o DOH na posibleng ibalik ang daily COVID-19 case sakaling tumaas ang bilang ng mga kaso sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kapag nakitaan ang muling pagsipa ng mga impeksyon ng virus, ibabalik ang COVID-19 case bulletin. Anya, pagtutuunan ng pansin ng kagawaran ang bilang ng mga nasa severe at critical na kondisyon at ang hospital utilization rate sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Vergere na ito ay babaguhin upang maiayon sa kasalukuyang lingguhang bulletin ng kaso ng COVID-19 ng Departamento ng Kalusugan. Nasa 97% na sa target na bilang ng gobyerno ang naturukan sa ika-4 na bayanihang bakunahan kontra COVID-19. Ayon kay Department of Health o Undersecretary Maria Rosario Vergere, mahigit 1.8 milyon o 1,814,315 na ng bakuna ang naipamahagi kahapon. Kabilang anya sa mga nabakunahan ay ang mga miyembro ng mga katutubo na naninirahan sa malalayong lugar sa bansa. Una nang sinabi ng DOH na target nitong makapagbigay ng kabuuang 1.87 milyong doses ng bakuna sa nasabing vaccination drive. Samantala, nananawagan ang Department of Health o DOH sa mga lokal na pamahalaan para makamit ang target ng 90 milyong Pilipino bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Duque na malaki ang papel ng mga local government units o LGU para makamit ang naturang target. Hiniling naman ni Duque sa mga senior citizen na huwag matakot magpabakuna kontra COVID-19. Anya, nasa 33% lang ng vaccination rate ng mga senior citizens sa Hong Kong kung ikukumpara dito sa bansa. Pakiusap pa ni Duque na dalhin na mismo ang mga bakuna sa mga bahay-bahay para sa mga priority group. Dapat hindi makapante ang publiko sa patuloy na pagbaba at pagluwag ng restriction sa bansa. Ito ang pinanawagan ni National Task Force Against COVID-19, Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Kahit anya nasa Alert Level 1 na ang ibang bahagi ng bansa, ay hindi nangangahulugan na wala ng banta ng COVID-19. Sinabi pa ni Dizon, totoong mild lang ang simptomas ng Omicron variant, ngunit para sa mga bakunado lamang. Dagdag ni Dizon, karamihan ng mga critical ang kondisyon at naitalang namamatay ay mga hindi pa nababakunahan. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan na bagamat bakunado na din, gawin pa din ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask. Lalo naman sa 1.7 milyong mga overseas Filipino workers o OFW ang natulungan ng pamahalaan na makauwi sa Pilipinas simula noong magsimula ang COVID-19 pandemic. Ayon kay OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio, nakatumbas ito ng 23 billion na nagastos ng gobyerno para matiyak na makakauwi ng ligtas ang OFW sa bansa. Anya, ang naturang pondo ay nagmula sa Emergency Repatriation Fund ng pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal, mayroon pang 1,704 na OFW ang nananatili ngayon.
ito quarantine hotels sa bansa. Bumabanaan niya ang bilang na ito kumpara noong nasa 14 na araw pa ang quarantine requirements ng pamahalaan para sa mga international arrival. Makikiisa ang mga obispong Pilipino sa isasagawang consecration o pag-aalay ng panalangin ni Pope Francis ng Russia at Ukraine kay Maria sa March 25. Sa gitna pa rin ito ng tumitinding kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine na ikinasawi na ng libo-libong katao kabilang ng mga sibilyan at kabataan. Ang kay CBCP Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, malaking takot pa rin sa Southeast Asian nations ang dulot ng hidwaan kahit malayo ang Europa sa Pilipinas. Ibinasura na ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyong pisong umento sa singil sa pamasahe sa jeepney. Batay sa resolusyong inilabas ng LTFRB, mananatili sa 9 piso ang minimum fare sa mga naturang pampublikong sasakyan. Kabilang sa mga nagain ng petisyon ang mga PUJ drivers at operators ng Pasang Mazda, AltoDAP at Acto. Magugunit ang isinumite ng mga transport groups ang petisyon na itaas ang pasahe sa jeepney dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi naman sapat ang mahigit 6,000 piso na fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa kalkulasyon ni Clean Fuel Group of Companies, President at Quezon City 4th District Representative Jesus Suntay, kulang ang nasabing halaga ng subsidiyang ipinamahagi dahil posibre pa ring gumastos ang mga tsuper ng 7,000 piso sa loob ng isang buwan sakaling sumirit pa ang presyo ng gasolina. Samantala, sinabi pa ni Suntay na isinusulong niya ang pagsuspende sa excise tax sa mga produktong petrolyo sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TREIN Law. Inalawig ng kumpanyang Clean Fuel ang kanilang rollback sa kada litro ng diesel. Batay sa abisa ng Clean Fuel, magpapatupad sila ng 3 piso hanggang 5 pisong tapyas presyo sa diesel sa loob ng 3 araw kung saan epektibo ito ngayong araw March 18 hanggang March 21. Ayon sa Clean Fuel, layo nitong tulungan ang mga sektor ng transportasyon na maibsan ang epektong dulot sa kanila ng super big time oil price increase, lalo't karamihan sa mga pumapasadang jeepney ay diesel ang ginagamit. Inihayag naman ni Department of Industry o DTI Assistant Secretary Ann Kabutsyan na susuriin pa ng DTI ang planong umento sa mga produkto ng food manufacturers. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Kabutsyan na may ilang manufacturer ang nagsumite ng aplikasyon para sa price adjustment sa ilalim ng Suggested Retail Price Bulletin. Kaya lang, internally po, meron kaming policy na kulampas po siya ng 10% at makikita naman po namin na justified yung increase, eh pinapakiusapan namin yung manufacturer, magiging staggered po yung increase na yan. So kahit dun sa mga existing namin price bulletins, meron po kami niyang mga staggered yung implementation nila. So merong, for this year, meron namang magkakaroon ng second tranche, third tranche, kasi talagang pinapakiusapan yan. Dagdag pa ni Kabutsyan na iba't iba ang posibleng maging taas presyo ng mga dilata o canned goods tulad ng sardinas at tomato sauce. Nandun siya sa price ng 13 pesos and 25 centavos hanggang 18 pesos and 40 centavos. 155 ang lahat ng canned sardines in tomato sauce. Yan po ang tinig ni DTI Secretary Ann Kabutsyan sa panayam ng DWIZ. News update. Samantala, tiniyak na lolobo pa sa mahigit 13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sakaling isuspindi ang fuel excise tax. Ayon ito kay Finance Spokesperson Assistant Secretary Paula Alvarez, nasa halos 106 billion pesos ang mawawala sa pondo ng gobyerno kapag nasuspindi ang fuel excise tax at hindi ito anya mababawi sa iba pang pondo ng pamahalaan. Una nang tinutulan ng DOF ang panukalang pansamantalang suspindihin
ang excise tax sa langis kasunod ng serye ng oil price increase. Hayag ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Secretary General Alan Tanhusay na pinag-uusapan sa ngayon ng Malacanang ang 5,000 cash subsidy o wage subsidy kada buwan sa mga individual na minimum lamang ang sahod na kinikita sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Tanhusay na suportado ng TUCP ang nasabing subsidya na ipinanukala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Senyor, dahil po sa matindi ang pagtaas, extraordinaryo ang pagtaas ng fuel, LPG, yung basic cost ng food commodities, basic cost of services, ay pambihira ang pagtaas. So, kaya ho natin ipinapanukala kay Pangulo na aprubahan ang wage subsidy sa mga minimum wage earners sa loob ng 3 buwan upang makaahon sila sa kasalukuyang malalim na balon ng kahirapan. Yan po ang tinig ni TUCP Secretary General Alan Tanhusay sa panayam ng DWIZ. News update. Samantala, walang vote buying kung walang vote selling. Binigyan din ito ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia matapos ang napaulat na pagkalat ng video ng umano'y pamamahagi ng cash sa isang campaign event ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Garcia na anumang pangako o alok na magbigay ng malaking konsiderasyon, kapalit ng boto ay itinuturing ng vote buying kahit tatanggihan pa ito. Batay sa election code, ang sinumang mapapatunayang guilty sa anumang election offense ay makukulong ng hindi bababa sa 1 taon, subalit hindi lalampas sa 6 na taon at hindi dapat sumailalim sa probation. News update. Balita sa ibang bansa. Balita sa ibang bansa, patay ang 6 na individual matapos ang banggaan ng halos 70 sasakyan sa Interstate 57 Missouri, United States. Ayon sa State Highway Patrol, isinara ang bahagi ng Interstate 57 sa parehong direksyon sa Mississippi County mula sa Interstate 55 hanggang sa Illinois State line dahil sa insidente. Tinitignan din ng mga otoridad kung ang dahilan ng matinding salpukan na nagresulta sa pagsiklab ng apoy ay ang mahamog na panahon sa nasabing lugar. Sa ngayon, inaalam pa ang mga pamilya ng mga nasawi. Sa sports! Idaraos ng Philippine Basketball Association of PBA ang annual rookie draft para sa season 47 sa Mayo 15. Kailangan lamang ng mga lokal na aplikante na magbigay ng kopya ng kanilang birth certificate, habang ang mga Filipino foreigner players naman ay dapat magsumite ng kanilang Philippine passport. Ito ay kapalit ng Bureau of Immigration Certificate of recognition at ng Department of Justice affirmation na nauna nang ibinasura ng PBA. Bukas ang annual rookie draft sa mga 22 taong gulang pataas o 19 taong gulang na hindi bababa sa 2 taon ang naabot na edukasyon sa kolehiyo. Samantala, magsisimula ang pagpasa ng aplikasyon sa Marso 21 hanggang Mayo 2. News update. At yan po ang nakalap naming mga malalaking balita dito sa Himpilan. Muli po ako po si Rashid Loxin. Maraming salamat. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 balitaan dito sa DWIZ 882 Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng gabi. News Update.